Nagbabalang mga eksperto na kailangan na namang magpatupad ng mga hakbang ang pamalaan kung magpapatuloy ang pagdami ng mga nagpositibo sa COVID-19, lalo na sa Metro Manila. Posible raw kasing magpatuloy pa ang pagsipa ng mga bagong kaso dahil sa katatapos lamang na traslasyon at kung magkakaroon na naman ng mga pagtitipon tulad ng nalalapit na pista ng Santo Niño. Nasa frontline ng balitang yan si Greg Gregorio. Nakitaan na ng UP OCTA Research ng upward trend ang COVID-19 cases sa bansa, partikular na sa National Capital Region. Katunayan, ang average daily new cases, higit 400 na kumpara sa 295 noong holidays. Tumaas na rin ang tinatawag na reproduction rate sa 1.17 para sa rehiyon. Ang reproduction rate ang bilang ng mga posibleng mahawa mula sa isang positibong individual. Sa Metro Manila, nangunguna ang Quezon City, Manila, Pasig, Paranaque at Marikina sa mga may pinakamaraming bagong COVID-19 cases kada araw mula January 4 hanggang January 10. Partikular na nakakabahala raw ang naitalang upward trend sa Marikina sa loob ng 2 linggo. Sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi ni Dr. Guido David ng UP OCTA na posibleng hindi pa ito ang kabuuan ng post-holiday numbers. Hindi pa natin nakikita yung clear picture kasi kakabalik lang ang testing natin. Nagbabala naman ang UP OCTA na kapag nagpatuloy ang pagtaas, kakailanganing magpatupad ng pamalaan ng mga hakbang para pigilan ito. Naniniwala rin si dating advisor to National Task Force Against COVID-19, Dr. Anthony Liachon, na posible pang tumaas ang mga kaso ngayong Enero dahil sa pista ng Nazareno noong Sabado na dinaluhan ng maraming tao. I would expect that in the next 2 weeks, that's from January 9 to January 23, we might be expecting an increase in the number of cases that is on top of the post-holiday surge that we're expecting. And I'm afraid if these cases will increase further, that may actually lead to stricter quarantine classification. Nagbabala rin siya na huwag nang magkaroon pa ng iba pang malaking pagtitipon tulad ng pista ng Santo Niño sa darating na linggo. If you will research ang nag-cause ng super spreading effect event sa South Korea is the religious sect. I think I would request our leaders not to conduct mass gathering. Bagamat kinumpirma ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na tumaas na nga ang COVID cases, kailangan niyang magdahan-dahan sa pag-interpret sa mga datos. Gusto mo nating tignan pa ng by another 1 week pa siguro para we can have a more accurate conclusion kung ano po talaga ang trends ng mga kaso natin. Tiniyak naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na handa ang bansa para rito. How do we mitigate? Una-una, siguro po yung mga hindi tumupad sa social distancing ng Pasko, ngayon po lumalabas na yung mga simptomas. No? Wala na tayong magagawa ron. Ang mabuting balita na lang po ay meron naman tayong sapat na kakayahan na gamutin kayo. Mukhang hindi po ma-overwhelm kumbaga ang ating health system. No? May sapat tayong ICU beds, meron tayong sapat na mga ward beds at isolation facilities. Nagbabalita mula sa frontline, Greg Gregorio, News 5.